guys, and welcome back to my YouTube channel, Peel India Cyril Action. So, ayun guys, kung bago kayo sa channel ko, kung bago kayo lang nanonood, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, ayun guys. At dahil malapit ng Valentine's Day guys, may gusto lang kaming i-share sa inyo. Yes, kami, hindi lang ako. Dahil may mga iba pang mag-share ng kanilang dahilan or mga rason kung bakit ba, kung bakit nila minalang isang Indiana, kung bakit ko minahal, bakit sa dami ng lalaki, sa dami ng Pinoy, sa dami ng tao sa mundo, bakit isa pang Indian yung minahal ko, pinakasalan ko, at makakasama ko habang buhay. So ayun guys, tara, usap tayo. Hi guys, my name is Jane from MJ Life Blog. So yes, Miss Cyril asked me this question, why would you love Indian guys? So yes, dahil may asawa akong Indian, no? And mostly marami ng Filipino ngayon ang may mga boyfriend at mga asawa ng Indian. So siguro na in love ako dahil sa ugali niya, yes. And mapagmahal, loving, caring, and understanding. That's very important na hinahanap natin ng mga babae. Yung nararamdaman natin na loyal sila at nirerespeto nila yung culture natin. At tayo rin, kailangan natin irespeto yung culture nila kasi we need to adjust. Maraming adjustment pag magkakaroon ka ng boyfriend na Indian. So, kailangan talaga magiging matatag kayo sa isa't isa. The strong feelings of love is there between you. So, and of course, the trust and the respect and the care. So, that's the most important factor sa relationship if you have an Indian husband. So, hindi naman sa Indian, no, kahit anong lahi. The important is yung respeto talaga at pagmamahal, at saka yung how you care your partner, how you understand everything, ganun. So yes, so good luck na lang sa may mga boyfriend at mga magkakaroon na asawa in the future na Indian guy. Maraming adjustment talaga, so kailangan talaga maging matatag kayo sa isa't isa, communicate everyday, and don't forget to show your value na importante talaga yung partner mo sa importante yung isa't isa sa inyo. So that's it. Thank you so much, Miss Cyril, and sana I don't forget to like and subscribe also my YouTube channel, MJ Life Vlog. Thank you, Miss Cyril. Good luck and have a nice day. Bye. Hi everyone, this is Cherry. First of all, I just want to thank to Ate Cyril E. Masakshay for choosing me to be a part of her video. So, let me start in the 5 things kung bakit ako nagmahal na Indian. So, unang-una dyan ay ang pagiging loyal. Actually, my husband is being loyal for me for a long time. Ako ang naging first and last girlfriend niya. Yun. And second is mapagmahal, dahil he put us first before himself. And yung third naman ay I will use the term na kuripot. Ever since that naging kami nung husband ko, tinatawag siyang kuripot. So for me, hindi siya nakaka-offend. Mas nakaka-proud yun dahil yung husband ko ay hindi naman one day millionaire. Lagi niya iniisip yung future kaysa sa present. Hindi siya mawaldas. Gano'n. Yung fourth naman ay ito yung pinaka gusto ko sa kanya, sa husband ko, dahil he consider my opinion, my advice first, then his family. Kumbaga, mahalaga yung sasabihin ko muna o mga advices ko sa kanya bago niya humingi na advice sa kanyang parents. Di ba gano'n naman dapat? The wife should be first kung ikaw ay married na. Ayun. So, yung fifth naman ay hardworking. So, yung husband ko even sa day off niya,
He always choose to work than to have day off to earn money, ganon. For us din naman, expenses, ganon. So, yun lang. At thank you, Ate Cyril. So, hi! What I love the most from my husband, he is very, very blueberry. He is very family-oriented. Bakit nga ba magmamahal ako ng isang Indiano? Or nagmahal ako ng isang Indiano? Yan. First of all, kasi tingin ko ha, sa ating mga Filipino, o mga Filipina, karamihan sa atin na-attract tayo sa magagandang ilong, magagandang shape ng ilong, alam niyo yun. Isa yon sa mga rason, kasi iniisip natin na mga anak natin may chance na magkaroon din ng ilong na katulad ng mga Indiano, okay? And maganda yung hubog ng kanilang mga pilikmata. In ano, physical appearance talaga, karamihan sa kanila, gwapo, okay? And ito, hindi ko lang nakita sa asawa ko to, nakita ko to sa halos karamihan ng mga Indian man na kakilala ko. Talagang mahal nila kanilang parents. Ayun yung isa sa mga na-attract talaga ako sa kanila. Yan. Kasi ako, malapit ako sa mga magulang ko. So, naghahanap din ako ng tao o makakasama ka sa buhay na malapit din sa magulang niya. Yan. Hi po guys, kumusta po kayong lahat? At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, magpapakilala ako. My name is Noor and I'm married with an Indian man also. At saka nakatira po kami dito sa India with my Indian in-laws. Oo, so gusto nyo pong malaman ang daily life ko, kung ano yung mga ginagawa ko dito sa India with my Indian family. So, i-check nyo po yung YouTube channel ko. Meron ako nyan. O, magpo-promote ako ha. Yung sarili kong channel. So, ayan po siya. Ayan. Mm-mm. So, yung mga video ko po ay walang prank-prank na nagaganap. Ganun. Basta yung video ko ay yung mga daily life lang namin dito sa India. At yung kultura at tradisyon ng mga India. Pero yung marami na nagtanong sa akin yan eh. Na kung bakit ko daw nagustuhan yung India. No, o. So, sa mga hindi pa nakakarinig ng sagot ko, syempre, sasagutin ko kasi importante to. Ito yung tanong sa atin ni Hoss. So, yung nagustuhan ko sa Indiano ay, syempre, may mga ugali din ganun ng mga Pilipino, oo, pero kami ni Indiano yung binagtagpo eh. So, nakita ko sa kanya yung gusto ko, oo, yung mga ugaling gusto ko. So, si Indiano Mister ay simpleng tao lang naman, kagaya ko din. Basta, minahal ko siya kung sino siya at tanggap ko kung ano siya. Oo, ganun din naman siya sa akin. So, hindi mo kasi ma-judge yung tao na bakit ka nagmahal ng ganyan, bakit mo siya, bakit ka nag-asawa ng ganyan. Ikaw din yung pumili ng kapalaran mo. Oo. Pero, hindi mo alam kung ano yung kinalalabasan or ano yung darating sa buhay mo. Siyempre, hindi mo alam kung ano yung mga problemang hinaharap mo. Kahit saan naman tayo, kahit sino yung mapapangasawa natin, hindi talaga natin maiwasan yung problema. Kasi darating din talaga yan sa buhay. Pero yung buhay ay patuloy yung pag-ikot. Yung kung ano man yung mga challenges mo sa buhay, kasama ng asawa mo. Minahal ko siya, yun lang. Minahal ko siya kung sino siya at tanggap ko siya kung ano siya. At ganun din siya sa akin. Para sa akin, yun lang po, Hoss. Oo, yun lang. Bless us all, guys. Ingat po kayo lagi. And regards here from your Sisinor here in India. Thank you. Hello mga Charorot at sa mga Charorot friends ni Zyriel dyan. Nandito ako sa channel niya para sagutin ang tanong niyang, why would I love an Indian guy? So, ito yung sagot ko. Charing-charing lang ni mga Charorot. So, yung sagot ko, why would I love an Indian guy? Hindi naman natin pinipilit yung sarili natin, mahalin natin yung Indian, yung mga matangos ang ilong, ganda ng matang, haba-haba ng pilik mata. Nagmahal ako ng Indian, nagpakasal ako sa Indian dahil alam kong siya ang nakadestined para sa akin. Dahil siya ang binigay ni God para sa akin. Charing-charing, God. At alam kong siya yung I will rest my whole life with him. At bibigyan ko siya ng mga anak na kamukha niya. So, yun mga charot. Because, ganito lang yun mga charot.
love has no race, love has no religion. Kung ano man yung ibibigay ni God sa atin, yun yung tatanggapin natin mga charurot. Hindi dahil kay ang Indian ay ganito, ang Indian ay ganyan. Yan yung lagi nating isipin. Love has no race. So ayan mga charurot, thank you so much for having me here. Zyriel, have a good day. Bye! Hello everyone, welcome to CC Zyriel's channel na Feel Indian Zyriel Akshay. Sa mga hindi pa ho nakakakilala sa akin, my name is Dee and isa po akong Filipina na may asawang Indiano. So andito ako ngayon sa channel ni CC Zyriel kasi may tanong siya sa akin kung bakit nga ba ang Filipina ay gusto ang mga Indiano. Gusto ko sagutin yung tanong na yun based sa asawa ko, based sa experience ko sa asawa ko. Well, I think dahil kahit magkaiba ang kultura ng Filipino at Indiano, hindi man ganun nagkakalayo. Una-una kasi lahat ng Indiano is family-oriented. Alam niya lahat ng mga Filipina, lalong-lalo na yung mga boyfriend or partner. Kasi makikita mo na every decision na ginagawa nila, most of them nanghihingi ng opinion ng pamilya nila. Very particular sila dyan. And yeah, pinahalagahan nila yung mga opinion ng pamilya nila. Although iba yung pagka-level ng ating family-oriented sa kanila, no? Hindi naman mahirap intindihin kasi, yun nga, pareha sa Indiano at Pilipino, importante ang pamilya. And I think most of them are very smart. Hindi yung smart na yung sa school na smart. I mean, sa buhay. Kasi nakita ko yun sa asawa ko na bawat decision niya, talagang pinag-iisipan niya. Hindi siya pumapasok sa isang bagay na hindi nagre-research. Kumbaga, talagang bawat decision is pinag-iisipan. So, very smart sila when it comes to, sa buhay-buhay. At pag minahal ka ng Indiano, mararamdaman mo talaga na loyal sila. Hindi ka mag-worry. Alam mo yun, yung parang secure ka na hindi ka mag-iisip na baka ganito, baka ganyan. Alam niyo yung minimin ko. So, based din sa asawa ko, yun yung naramdaman ko. Never ako nag-worry na maghahanap siya ng iba. And sila, very responsible, lalong-lalo na pag may pamilya na, talagang maaasahan mo sila na hindi ka pababayaan yung ganun tipo. So I guess yun lang yung masasabi ko. And paalala lang ulit na itong mga sinagot ko is based lang sa karanasan ko and based sa asawa ko and based sa naobserbahan ko. So, again, maraming salamat sa iyo sa opportunity na ito na sagutin yung tanong na yon, and God bless your channel. Why an Indian man? For me, my husband, I love my husband because he is very hardworking, very loyal, and very, very kind. One trait about Indian that I love is they are very, very hardworking. They make sure to go extra mile whenever they are doing something. And then they are very loyal. And one more thing is they are very family-oriented. Kapag sa pamilya nila, lahat gagawin nila para mabigay sa pamilya nila yung magandang kinabukasan. And mamahalin at mamahalin nila sila. Bibigyan nila ng respeto. Kaya kung ako sa inyo, choose an Indian man. Good day sa inyo guys at gusto ko magpasalamat kay Feel India Zyriel Akshay. Ayan, maraming salamat sa pag-imbita sa akin para gumawa ng sama mo ako sa compilation ng iyong video ngayon. Why you would love Indian man? Oh, di ba? Sumakit nga ulo ko para sasagutin. Ayan, so una-una diyan guys, hindi ko naman wala namang masyadong masasabi, pero unang-unang gusto ko talaga sa mga Indiano, they're very responsible and they always think of their child's future. Ayun, makikita mo kasi sa kanila guys, yung mga kalalaki ng Indiano, makikita yung parang responsable sila sa pamilya nila at sa lagi nilang iniisip yung future ng anak nila, lalo na pagbabae. Kasi knowing naman dito sa India guys, diba, may mga dowry-dowry kasi sila dito. So yun ang una-una ko sa gusto sa mga Indians, yung pagiging responsable. And then, yung pangalawa niya is yung pagiging loyal nila. Kumbaga, kung ikaw na yung target niya, ikaw na yun. Hindi na yung maghahanap ng iba. Kasi, mostly kasi na-notice ko sa mga Indian ganyan, na kung talagang siya na yung, ikaw talaga yung nagustuhan niya, ikaw na yun.
Ayan, so yun yung pangalawang gusto sa mga Indian. Yung pangatlo is yung pagiging family-oriented nila. Kasi para sa kanila, napakahalaga ng pamilya. Ayan, so yun yung gustong-gusto ko sa mga ugali ng mga Indians. Guys, so isa sa mga reason kung bakit ko minahal ang aking Indianong asawa is dahil... So, eto guys, aminin man natin o hindi, na-attract tayo sa mga matangsang ilong. Kasi karaniwan sa atin, katulad ko, flat ang ilong. Kaya, nakaka-attract, diba? Tsaka yung mga pilik nila, yung mga kilay nila, na magaganda ang shape. Tsaka yung mga malalantik na mata, pilik mata. So yun, diba, na-attract tayo. Aminin mo yan, huwag kang ano dyan. Aminin mo, na-attract sa ilong na matangos, tsaka sa pilik na malantik. Sige, mag-deny ka pa. Aminin mo yan. So, ayan. So, ang kasunod, guys, yung pagiging loyal nila. Diba? Masyado silang loyal. Kapag mahal ka talaga nila, kapag ikaw na talaga yung gusto nila, loyal sila. Kapag sinabi nilang mahal ka nila, mahal ka nila. Karaniwan, kapag sinabi nila ipaglalaban kita, papakasalan kita. Katulad ko, sabi niya sa akin, pakakasalan niya daw ako dati. O ayan, pinakasalan niya ako. Tsaka sobrang bait niya. Tama, diba? So, isa-isa pang dahilan, guys, kung bakit ko minahal itong asawa ko is wala siyang bisyo. Yun yung isa sa pinakagusto ko sa lalaki, yung okay lang sa akin umiinom, yung paminsan-minsan. Pero yung paninigarilyo, no. That's all for today's, guys. So, shout out nga pala sa mga members na Pinay and Indian in our relationship. So, shout out sa inyong lahat. I hope na maging okay. Maging happy ang inyong Valentine's Day at sana maging okay ang inyong life with your jowa, with your husband. And sana is magtagal pa kayo, yung may mga jowa pa lang dyan. Sana maging okay yung relasyon nyo. Sana maging happy ending yung mga love story nyo. Ayan, guys. And don't forget nga pala, guys, to subscribe, like, and comment down below sa mga may katanungan. Also, pwede ko naman i-answer. Basta kaya ko.